dying inside. Was dying. 9395254321. Very much delivers. Enjoy the rest of the day. Kanta muna tayo mga G-Livers, ha. Sabi nila, balang araw darating. Napapanood ko lang po yan kasi ngayon sa TikTok kasi naghanap. But anyway, so magandang hapon sa inyong lahat, mga G-Livers natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat for always watching, for sharing, and for subscribing. So, please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-code sa atin, online muna si Doc. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang, 0939-525-4311. Or sa aking personal FB, nandiyan na. Ako na mismo ang sasagot dyan. Huwag na sa page. Dyan na, pakita ng aking assistanta yung personal FB ko po. Para di na kayo naliligaw kasi, FB page. Ako rin hahanapin nyo. Dito na. Sige na. Ako na. Ako na sasagot yan kahit hating gabi. Okay? Alright. So, isang tanong para sa ating lahat na dapat natin sagutin. Kumakain po kasi tayo ng milk tea. Holiday ngayon. Kaya, sabi nung social media manager ko, Doc, i-post mo yan. Sabi niya, kaya rantalino din ni Joanne. Sabi niya, tagline, ang caption ay, spread positivity. Yeah. Ang talino ni Joanne. Palakpakan nga si Joanne. So, hindi muna tayo kape ngayon, ha? Milk tea muna tayo. Milk tea. Yan. Milk tea muna tayo. Alright, so, ano nga ba ang produkto na makakapagpayaman sa'yo? Diba? Dati, diba, negosyo o career. Sinimulan natin sa, ano bang career magpapayaman sa akin, Doc? Diba, maraming tanong yan sa mga nagpapa-coach sa atin. Ano nga ba yung career na yon na magpapayaman sa'yo? Parang ang kalat ng paligid na. Pasensya na, nag-shooting kasi kami kahapon . Hindi pa nakapagligpit. So, ano bang career ang makakapagpa-yaman sa'yo? Diba, yun ang tanong natin una. Pangalawa, anong negosyo ang makakapagpayaman sa'yo? Pero gawin natin siyang specific. Anong produkto ang makakapagpayaman sa'yo? Diyan muna na tayo. Diyan na lang tayo. Produkto na. Masyado na. Gawin na natin siyang specific. Alright? Kasi alam nyo bakit ko na-discuss yan. Ito. Meron akong nabasa kagabi. Share ko lang, ha. Or nakitang picture. Isa sa mga followers natin, si Ma'am TPC Earl. Yeah. Ito. Yung mga produkto. Ito nyo po. Yan. Na nakapagpayaman sa iba't ibang tao. So, like, dito sa picture, Sir Henry C., sapatos, diba? So, yeah, that one. Okay, product. Sir Gokong Wei, nandito sa listahan . Kandila, diba? Yan, so, sino pa? Manny Villar, dito, isda ang nakalagay. Pero, nung nabasa ko kasi, pina-research ko siya sa assistant ko. Pero, una niyang, nagbenta siya din ng mga sugpo . Sugpo. So, nagbenta siya, isda, sugpo, something like that, okay? And Sir Lorenzo Reliosa, SIM card, load, ang nakapagpayaman. So, ibig po sabihin, sa mga tao sa paligid natin, nag-focus sila sa isang produkto. At dun sila nagsimulang yumaman. Okay? Di ba kahit sa paligid natin, sa mga kapitbahay natin, meron kami nung maliliit kami, nanguha kami ng mga kamote. Merong isa doon dito sa malapit sa amin. Mayaman sila. Hanggang ngayon, alam nila na alam na mayaman sila. Sa tama, ano ba yung pangalan din sila? Sir, sa tama. Ano ba pangalan mayaman doon? Because of kamote. Ang ginagawa po nila, maraming tao na nagpupunta sa amin magtanim. Isa na kami doon, pamilya namin. Pero ako hindi, namulot lang kami. Namulot lang si Doc ng kamote. Nagtanim ng mga kamote. So, yung mga kapitbahay, binabayaran, kinikilo, tapos kinukuha sa kanila ng mga taga Manila. So, hanggang ngayon, mayaman sila sa tama, sa kulis.
So, because of kamote, di ba? At marami tayong kasaysayan na narinig na napag-aral yung mga anak, di ba? Like yung isang in-interview ni Sir JV sa aking YouTube, tinapa. Isa sa pinakamatagal na nagtitinda ng tinapa dito sa Bataan, sa Balanga City. Ang ano po doon, ang sabi niya nung in-interview siya ni JV, marami nang napatapos yon na nag-aral because of tinapa. So in other words, madami pong nagtatagumpay because of one product. So ang ano ko po ngayon sa iyo, ang akin pong challenge ngayong hapon na to is tanungin ang sarili mo. Huwag na muna tayong lumayo sa negosyo. Sabi mo na lang, anong produkto ang makakapagpayaman sa akin? Diyan tayo mag-focus, mga kapatid. So, una po, ano yung gusto mong produkto ngayon na ibenta? Magsimula ka sa isa. Langis ba yan? Sapatos? Face mask? Face shield? Green tea? Start with one product. Okay? Baka yan ang magsimula ng yung pagyaman. Ito namang mga nagtinda nito, most of them, hindi naman nila sarili. Diba? Hindi naman silang gumawa. Existing na yung products. Yung iba, sila yung nagpauso. Pero iba, existing na yung produkto. So, pumili ka sa dami ng nasa ano, online. Diba? Ang daming binibenta eh. Pag mano ka ngayon, as in talaga, sobrang ang dami. Diba? So, pumili ka ng isa. Isang produkto na magko-concentrate ka. Na ilalagay mo sa iyong Facebook page, sa FB page mo. Mag-concentrate ka, yan ang ibenta mo. And who knows, ayan ang makapagpabago ng buhay mo. Okay? So, una mong process, pumili ka ng isa mong negosyo. Okay? Ay, isa mong produkto na gustong ibenta. Okay? Second, or pwede kang mag-produce ng sarili mong product, ng sarili mong produkto. Anong produkto yung gusto mong ilabas? At ayan ang ibenta mo. Nung nagsisimula kami sa Rockstar Beauty, ang dami namin gustong product. Like, ano, pag tinignan mo yung board namin, umabot kami ng 20 plus na mga produkto na gusto naming ibenta nung una. So ngayon, nag-9, nag-6. May mga suggestion nga sa team namin na mag-isa na lang muna kaya tayo sa sabon. Pwede, di ba? So, you can concentrate on one product kung gusto mong mag-produce talaga. Naalala nyo nung unang panahon, yung likas papaya, naalala nyo yon? Naalala nyo, di ba? Sikat na sikat, isang produkto. Kung sino man naging, naging producer noon, nag-produce, nakaisip, mayaman at yaki ngayon yon, di ba? One product changed the culture, the lifestyle ng paggamit sa personal hygiene ng mga ng ating mga Pilipino, 'di ba? Ang dami noon bumili ng likas papaya. Naalala ko noon, estudyante pa ako, that I think that's 42 pesos that time, ha? Natatandaan ko, 42 pesos. Kasi pinag-iipunan mo 'yun para ka pumuti. Estudyante ako noon, magkano lang pera ko? 10, 20. So, ang sabon 42. So, ilang araw bago ka makaipon. Narinig niyo ba ako, grammar, care? Ganon, bago ka makabili ng sabon mo, mag-iipon ka muna, maglalakad ka mula sa palengke, papunta sa sakayan ng jeep para hindi ka mag-tricycle kasi sayang 10 piso. So, 32 na lang, may sabon ka na. Ganon nung araw eh. So, ang isinasabi ko po, you can produce your own one product. So, anong produkto ang gusto mong i-produce ngayon? Dok, mahal. Sabi ko nga sa inyo, you just need right connection para ka makapag-produce ng sarili mong product. Okay? Pwedeng may kasama ka. Pwedeng on your own. Madaming paraan. Okay? Umisip ka ng paraan para ka makapag-produce ng sarili mong produkto. Madaming bagay. Ang dami mong pwedeng pagpilihan. Okay? You just have to make a decision. Ano ba talagang produkto ang magko-concentrate ako? At dito ko lahat ilalagay ng pera ko, ang resources ko, ang attention ko. Focus ko yung platform ko, social media platform ko para dito lang. Okay? Alright. So, yon kapatid. And, kailan gagawin yan? Now is the best time. Ito yung panahon na kung na-challenge ka ngayon, ngayon na yan.
Kasi sabi ko nga po, lagi ko sinasabi, ang tao naman ngayon, meron silang pera, may pambili. Ang poproblemahin mo, paano mo mapapabenta ang tao? Kung meron ka 10 kaibigan, yung 10 kaibigan na yon, tiyak yan meron tigitigi 100, tigda 200. Ang ibinebenta mo lang naman, 100 piso o 50 pesos. So kung marunong ka, kung paano mo mapabenta ang 10 na yan, meron ka agad 10 kliyente. Diyan sa produktong ibebenta mo. Okay? So muli, it boils down to one thing. You ask yourself, anong produkto ang ibebenta ko? Saan ako magsisimula? Pwedeng shirt? Diba? Pwedeng kinelas? Madami. Okay? Ang kailangan mo again is just to decide. Muli, maraming tao, yumaman because they started with one product. So, gawin na lang natin. Gayahin na natin ang formula. Diba? Gayahin na natin yung pattern. Start with one product. What is that? Ikaw ang mag-isip ngayon, kapatid. Pero, yayaman ka dyan pag pinagbutihan mo. Okay? Alright, so, nabanggit ko na rin naman kanina, Rockstar Beauty, those who want to join Rockstar Beauty po, lineup of investors and business center. Gusto nyo kong maging partner namin kayo, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan po. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.